Ada di Kristo. Mambabaral. Diablo, sabang espiritu. Ano tawag sa'yo sa nilalang sa inyo? Ano tawag sa'yo? Bubutasin ko ito, maniwala ka sa'kin. Ano ka? Tao ka, elemento, espiritu. Ano tawag sa'yo? Element. Bakit ka nasarap ng katawan ng tao niyan? Anong klaseng elemento ka? Bilang alipin, Yesu Cristo, may karapatan akong tawagin kita. Ano? Yung kwarto namin. Yung kwarto ano? Nang pinagtatrabohan niya. Ano? May dating puno ng balete. May puno ng balete sa pinagtatrabohan niya. Ay, dating po, yung pinagtatrabohan niya, may punong balete doon, pinutol, natural. Doon ka nakatira? Dati. Ilan kayo? Anong pangalan mo? Kung pwede bang malaman bilang alipin ni Jesus Cristo, siguro naman nakikita mo nasa paligid ko. Kilala mo ba ako bilang alipin? Tinatanong kita, kilala mo ba ako bilang alipin ni Jesus Cristo? Hindi kita sasaktan bilang alipin ni Jesus Cristo. Siguro naman magkaiba ang antas natin ng kakayahan natin. Naintindihan mo na? Siguro naman nakikita mo na ako. Ilan liwanag sa paligid mo? Saan siya nagmumula? Sa harap mo. Siguro naman, naatake sila pag sinaktan mo ako. Naintindihan mo na kung sino kaharap mo? Opo. Hindi mo na kailangan banggitin kung sino ako, naintindihan mo na? Opo, tama na po. Tama na po. Alam mo po mo. Sige, kalasin mo muna yung nilagay mo sa kanya, yung sakit. Tanggalin mo sa balikat niya. Linisin mo, ng kumay mo. Tanggalin mo lahat. Anong tawag sa iyo sa mundo niyo? Anong klaseng elemento ka? Supreme. Oh, ano nga klaseng elemento? Hindi naman siya sumira, nagtatrabaho lang siya. Sunod mo yung katawan niya para sumandal. Hindi kita sasaktan. Tanggalin mo lahat. Matanda ka na ba? Lalaki ka ba o babae sa mundo niyo? Babae ka? Ano ang pangalan mo? Bakit tayo mo ibigay mong pangalan mo sa akin? Bakit mo siya sinasaktan eh? Nagtatrabaho lang naman siya doon sa gusali na yun. Hindi naman niya karapatan na putulin ang buhay. Naiingit ko ako sa kanya. Eh, bakit ka naman naiingit sa kanya? Dahil sa trabaho niya po. Trabaho niya po. Tanggalin mo lahat yan. Opo. Huwag ka na magsinungaling. Maniwala ko sa akin. Puputulang kita ng humingi sa katawan niya. Naintindihan mo na? Opo, naintindihan mo po. Alam mo kung anong ibig mong pinagsasabi yung pagsisinungaling sa akin, di ba? Opo. Kung may kilala mo ang iyong ama na si Kristo, na Panginoon nating lahat, hindi ka pwede magsinungaling sa kanya. Naintindihan mo na? Opo. Yung totoo, tao ka, di ba? Sige. Ilan taong nananakit sa loob ng katawan niya? Hindi ko po alam. Ilan ang pumapasok sa spiritual niya? Ilan dilim ang pumapasok sa spiritual niya? Pera sa'yo? Isa po. Basta sige na. Kala ko pa magsisinungaling ka pa eh. Dudurugin kita. Sige, kalasin mo na lahat yung nilagay mo sa balikat niya. Lahat ng sakit niya sa buong katawan. Lahat. Tanggalin mo. Okay. Tanggal lahat. Matagal mo na siya sinasaktan. Pwede ka naman tumira dun sa bahay ng opisina at tinatagawa niyo. Huwag mo pa ka naman yung buhay na tao. Pag wala na sila, pwede ka naman tumira. Eh, ba't mo pa pinapakalaman yung mga buhay na tao?
Tanggilin mo lahat yan. Opo, opo, tama na po. Wala akong ginagawa sa'yo, tanggalin mo lang yan. Lahat. Dalas. Ubusin mo na ubusin. Lahat. Pag hindi mo kinalas yan, pupuk mo yung kinasaw ng katawan yan. Dalasin mo lahat. Bilis-bilis sa mga magkalas. Anong gusto mo? Alisin kita ron, ilalagay kita sa impyerno, itatapong kita palabas doon, ihahagis kita dito sa may maraming puno dito sa Pampanga. Tama na po, alisin ko na po. Guguloy mo ba yung mga buhay na tao? Hindi na po. Okay, kalasin mo. Ano ba yung ilagay mo sa ng katawan niya? Sa physical at spiritual niya? Malaking bato. Malaking bato? Mga bato na kasi malaki ng kama. Nilagay mo sa katawan niya, espiritu niya. Sa katawan niya. Sa katawan niya nga, sa espiritu, sa physical niya. Oo. Tsaga mo maglagay, ha? Nilagay mo ng bato, kaya... Sige, tanggalin mo lahat. Yun lang ang bato nilagay mo. Opo. Anong klaseng bato yun? Mabaho ba yun, etc.? Hindi po. Eh, ba't mo pa yung pinagtripan nilagyan siya ng mga bato sa katawan? Naimit lang po ako sa kanya, eh. Hindi hingiin mo yung katawan niya. Kailasin mo na, sige. Ubusin mo yan. Patayin na lang kaya kita para matapos na. Huwag na po. Huwag na lang po akong pagpahal. Oh, sige na. Awa-awa mo na po. May isang kondisyon sa spiritual, naintindihan mo, ha? Pag nagkasala, anong gagawin? Hihingi ng tawad. Mali. Uli. Pag nagkasala, puputuli ng ulo. Naintindihan mo na? Opo. Oh, sige, kalas. Elemento kang babae. Elemento at saka tao. Sige na. Sasaktan ko yung tao para ibalik yung sakit sa ibang tao, naiintindihan mo. Pero ikaw papakawalan kita, naiintindihan mo na. Itigil mo na ito, ha? Opo. Paspasin mo na lahat. Paspasin ang paspasin. Paspas! Tanggalin mo yung mga batong sa espiritu niya. Tanggalin mo lahat yung mga batong-batong nilagay mo para gumaang na ito at mawala yung mga bigat ng katawan niya. Paspasin lahat yan. Pag hindi mo pinaspas yan, tuturugin kita ng tuturugin. Maniwala ka sa akin. Tanggalin mo lahat ng bato. Huwag mo nang tawagin si Ting. Tapos na yung Darna. Batang kiyapo na. Okay. Ulitin ko, kung pwede kang tumira doon sa pinagtatrabuhan niya, hindi niya karapatan na putuli ng puno mo yung balete na tinatayuan, ng opisina na tinatrabuhan niya, wala siyang pakilam doon. Trabahador lang siya roon. Naintindihan mo na? Opo. Ang saktan mo yung nagpaputol. Hindi yung nagputol. Pero, ewan ko, kung buhay pa yung nagpaputol. Eh, nagtatrabaho lang sila eh. Anong pakilam nila ron? Kaya nga sila nagtatrabaho para sa pamilya nila. Kasi makapagulong. Paspasin lahat. Pero pa, wala nang bato. Bilisan mo yung mga bato niyan. Puspusin mo na lahat yan. Magaling ka maglagay ng bato sa katawan niya. Dapat mabis ka rin magtanggal. Agis mo yung mga bato niya. Ibalik mo yan doon sa lungga mo. Bitbitin mo lahat ng bato yan. Kailangan walang bato rito, ha? Pag maraming bato rito sa templo ng Diyos, maniwala ka sa akin. Apoy naman na bato ilalagay ko sa katawan mo. Lahat. Tanggalin at tanggalin. Bilisan mo. Hello, meron pa wala na? Wala na po. Ulitin mo ba to? Hindi na po. Nangako! Itataas mo yung kamay mo! Nangako ka kay Kristo! Opo! Na ano? Hindi na po ulit. At hindi mo nagagambalain ang taong ito? Opo! Manahimik ka, ha? Opo! Papakawala kita bilang alipin sa Kristo. Na once na magkamali ka ulit, hindi na kita pagbibigyan. Naintindihan mo na?
Mamili ka. Puputulan kita ng ulot mga kamay at itatapong kita sa doon sa bundok ng mga demonyo o mananahimik ka? Mananahimik na po ako. Tanda mo yung batas na espiritual, naintindihan mo, di ba? Opo. Pag nagkasala ulit, ikaw pipili na kapalaran mo yung ginagawa. Opo. Palalayasin kita at ibaba mo yung kamay niya dahan-dahan. Ibaba mo yung kamay niya dahan-dahan. Listen mo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu at masamang elemento, inuutosan kita lumabas ka sa loob ng pag-aari ni Yesu Cristo. Sa pangalan ni Yesu. Amen! Kita ka maliwanag, Madilim. Hindi ang tubig. Ngayon ito, po. Ano ka mo ng tubig? Ngayon. Okay na, auntie. Lukin mo mo na, saglit lang. Hingin na malalim. Ngayon, iangat mo yung mga braso mo kung maangat mo na. Ano pinakaiba? Abila. Ano pinakaiba? O, lumipad ka na. Ano pinagay ba? Wala na po. Wala na bigat? Dar. Yung mga ginto mo, winawasak mo na. Pig. At kasabit-sabit na dyan sa shirt mo. Okay. Mga